tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Inay, anong ginagawa ho ninyo dito? Ako ang dapat magtanong sa iyo. Anong ginagawa mo sa bahay na to? At bakit hindi ka umuuwi sa atin? Bali. Isa ba ang inay mo? Oo. Inay, anong ginagawa ninyo dito? Umuwi na ho kayo. Hindi ako uuwi hanggat hindi kita kasama. Kaya magbihis ka at uuwi na tayo. Hindi na ho ko uuwi sa bahay. Dito na ako titira. At anong ibig mong sabihin, ha? Bakit dito ka ba umuwi? Kailan ko bang sabihin sa inyo? Ito, oh. Hindi po ba obvious? Dito na ako umuwi sa bahay ni Baste. Kaya, hindi na ako uuwi sa bahay natin. Bakit? Asawa ka ba ng lalaking ito para hindi ka na umuwi sa bahay natin? Inay naman. Huwag ko kayong mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga magulang ni Baste na natutulog po sa itaas nitong bahay. Teka muna, Bali. Kung ina mo siya, bakit hindi mo muna siya patuloyin at bukas na lamang siya umuwi dahil gabing-gabi na? Inay, mano po. Umasok muna kayo sa bahay para makapag-usap kayo ni Berli ng masinsinan. Natutulog na ba ang inay mo? Sa kabilang kwarto. Ikaw naman kasi, bakit mo pa dito pinatulog si inay? Mamaya, may masabi ang mga magulang mo. Bakit naman sila magagalit eh? Magulang mo yan. At inay na rin ang itatawag ko sa kanya. Wag muna. Hindi pa nga tayo kasal eh. Okay lang yun. Para ko na rin magulang ang inay mo kasi... magkakaanak na tayo. Magiging isang pamilya na tayo, hindi ba? Talaga bang pakakasalan mo ko? Oo naman. Ano ba namang klaseng tanong yan? Subukan mo. Huwag mo akong iwanan. At agad akong makikipagbalikan sa dati kong nobyo. Oo, wala namang ganyanan, sweetheart. Alam mo, mahal kita at kaya lang naman ako aalis eh, para rin sa... ating dalawa at sa magiging anak natin. Ewan ko sa iyo. Sweetheart, isipin mo na lamang kung narinito lamang ako sa Pilipinas, walang magandang mangyayari sa atin. Hindi tayo asinso kung mananatiling andito lamang ako. Samantalang kung nandun ako sa Canada, ilang buwan lamang makapagpapatayo na tayo ng sarili nating bahay. Bakit kasi? Hindi mo muna ako pakasalan. Hindi pa nga pwede dahil ang nailagay ko sa mga papeles ko ay single pa ako. Oo na. Basta lagi mo akong tatawagan, ha? Oo naman. Pangako ko yan. Promise? Oo. Pangako. Pag naging Canadian citizen ako, ipipetisyon din kita at ang baby natin. At uuwi ako dito sa Pilipinas para sunduin kayong mag-ina. Paano po, inay? Alis na po ako. Dito na ho kayo sa bahay
Pumirme para may kasama naman si Merle. Naku, gustuhin ko man ay hindi naman pwede dahil may maliit akong grocery store na inaasikaso. Ah, oo nga pala, no? Pero tandaan po ninyo, bukas itong bahay ko para sa inyo. Maraming salamat sa iyo kung ganun. Napakabait mo pala. Dapat lamang po kasi magulang kayo ng babaeng pinakamamahal ko. Bagamat medyo malayo ang agot naming dalawa sa edad eh. Mahal na mahal ko yung anak ninyo. Salamat. Ate ka, yung bangus pala na dadalhin mo, na-impake na ba? Ay, oho. Handang-handa na po lahat na mga dadaling ka. Oh, paano po? Alis na huwag, huwag kalina pa nag-iintay yung inarkila kong van. Oh, sige, maligayang paglalakbay sa'yo. Ko. Parang pagod na pagod. Hindi ako makapunta ngayon sa grocery store. Teka nga, tatawagan ko si Burley. Siya muna ang tatao dun sa grocery store. Nasaan ba yung cellphone ko dito? Ah, ito pala. Dadahil ko na. Inay, bakit kayo napatawag? Anak, tumao ka muna dun sa grocery store at hindi ako makakapunta dun. Ho? Eh, masakit kasi ang kasukasuan ko. Parang pagod na pagod, kaya ipapahinga ko muna. At bakit pa ako kailangan pumunta dun? Eh, naroon naman si Nakaloy at Claire. Iba pa rin kung nandun ka, anak. Inay, bakit sa akin ninyo iaasa ang pagbabantay ng grocery? Eh, alam na nga ninyong may asawan ako. Eh, ang akin lang naman, eh, bantayan mo naman paminsan-minsan. Eh, magiging iyo naman ang grocery store na yun eh. Inay, nasa Canada ang asawa ko. Kahit ilang pang grocery store ay kaya kong ipagawa kung gugustuhin ko. Anak, pinaghirapan namin ng namayapa mong ama ang grocery store na yun. Doon ko kinuha ang pinag-aral mo. Kaya mahalaga sa akin ang grocery store na yon, anak! Sa inyo pala mahalaga ang grocery na yon. Oh, di kayo magbantay! Pwede! Galing ka ba sa bahay ni na Aling Insyang? Kumusta? Darating ba siya ngayon para magbantay? Eh, hindi naman siya makapagbabantay ngayon eh, dahil may sakit siya. May sakit si Aling Insyang? Mabuti kung ganun. Tayo na naman ang boss sa grocery na ito. Sinabi mo yung mga beers ha? Paninda ko yun. Huwag mong pakikialaman yun. Oo naman. Basta wag mo rin pakikialaman yung mga frozen foods ko. Sa akin din yon. Pira ko yon kahit wag mong pakialaman. Pero teka, paano kung biglang pumunta si Aling Insyang at nag-check up ng mga paninda niya? Nakikita niya yung paninda natin. Eh, siyempre, magtataka yun dahil wala naman siyang panindang mga ganun eh. O anong sasabihin natin? Eh di, sabihin natin na sa kanya kunwari, total, tayo naman ang magtitinda dito. Tayo rin ang nangangaha. E di, ibulusan natin ang mapagbintaan ng palinda natin nang hindi niya nalalaman. Tutal, hindi na rin yan malalaman pa. Anong oras na ba?
mag-aalas tres na pala. Ay, gutom na ako. Mamaya para ako ihahatid ni Kaloy sa tirahan ng anak ko. Mahirap din pala kung nag-iisa ang anak mo. Dahil pag nag-asawa, maiiwan ang magulang na mag-isa. Aling Isang, narito na po ako. Narito na si Kaloy. Salamat naman. Kaloy, nandito ako sa kusina. Ano bang nangyari sa inyo? At hindi na kayo nakapunta ng tindahan? Ang sakit kasi ng kasukasuan ko. Tsaka mag-isa lang ako dito sa bahay. Hindi ako halos makakilos. Magpapahatid sana ako dun sa kinaroroonan ng anak ko. Sige, dala ko naman ho ang tricycle ko . Doon na lamang kayo sumakay. Ito pala yung pagkain na pinabili niyo sa akin. Kumain muna kayo bago kayo dalhin sa bahay ni Berly. Salamat naman kung ganun. Talagang gutom na ako, Kaloy. Dito kayo titira sa bahay ng pamilya ng asawa ko? Nalalaman mo ba ang sinasabi mo, inay? Aba, bigyan mo naman ako ng kahihiyan sa mga magulang ni Baste. Ano nalaman sasabihin ni Baste at ang mga binan ko? Mabuti na nga lang at wala sila dito. Anak, hindi naman ako magtatagal dito . Ipapahinga ko lamang itong dalawang braso ko dahil parang nangangalay. Tingnan ninyo, magpapahinga lang pala kayo . Dito pa sa bahay ni Nabaste, bakit hindi na lamang kayo magpahinga doon sa bahay? Bakit kailangan dito pa kayo magpahinga? May bahay naman tayo. Ikaw naman kasi, anak. Ayaw mong umuwi doon. Wala akong kasama, wala akong mautusan. Ang lagay pala niyan . Kaya gusto niya kong umuwi doon sa bahay para may mautusan kayo. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lamang talaga na masakit itong dalawang braso ko. Kaya hindi ako makakilos. Ni pagluluto, hindi ko magawa. Nagpabili ako ng pagkain kay Kaloy dahil hindi ako nakapagluto ng kakainin ko. Kaya nga ho . Naroon naman si na Kaloy at Claire. Bakit hindi na sila ang utusan ninyong magluto ng pagkain ninyo? Kaysa pupunta pa kayo dito sa bahay ng asawa ko at mang-iisurbo kayo? Magmula nang tayo'y dinanakita, nadama ko. Yung mga parinda ko dito, ha? Naubos na. Asan yung pinagbintahan mo? Naroon sa cashbox mo. Yung paninda kong ice cream. Kulang yata ng dalawa . Bilang ko yan, ha? Di ba, inabot ko na sa'yo kanina. Nakalimutan mo na ba? Pala. Nakalimutan ko nga. Yung mga biswa. Nakulangan ng 5 bote yun, ha? Nakabinta ka, no? Oo. Nilagay ko dun sa tabi dahil kinuha mo kanina yung cashbox mo. Wala akong mapaglagyan . Ito naman, para laging dinadaya. Kung nga, tiwalang tiwala sa'yo . Mahirap na, no? Iba na yung nakasisiguro. Oo na. Asya nga pala, anong plano mo? Ha? Plano saan? Dito, sa tindahan. Hindi ba't nag-usap na tayo? Ha? Hati tayo sa grocery na ito. Magtitinda ka ng hindi ko paninda. Magtitinda naman ako ng hindi ko rin paninda. Oo, alam ko yan. Ang ibig kong sabihin ay itong tindahan mismo. Hindi ba tindahan ito ni Aling Insyang? Dati, tindahan niya. Ngayon, hindi na. Paano kung pupunta siya dito? Hindi na yun mahaharap. Tingnan mo, ha?
Nagpahatid siya sa akin sa bahay ni Marley. Dahil hindi niya maitaas ang mga braso niya dahil sa sakit. Eh, paano kung gumaling? Eh, di babalik din yun dito. O, di tulad pa rin ang dati. Andyan pa naman yung mga palinda niya. Eh, di yun ang ibinta natin. Eh, paano kung ang mabibili ay yung paninda ko? O, paano? Alam nga naman na ibibigay ko sa kanya yung napagbintahan. Eh, paninda ko yun. Pira ko ang pinambili ko doon. Eh, madali nang gawa ng paraan yan. Basta sa ngayon, dagdagan natin ng paninda ang tindahan ito para lalong lumaki at kikita tayo ng malaki. Lalong sumasakit ang nararamdaman ko ngayon. Kung dati ay dalawang braso lang, ngayon pati balikat ko sumasakit na rin. Papaano kaya to? At aray ko. Inay! Inay! Ang anak ko, tinatawag ako. Pumasok ka na anak! Hindi yan nakalak! Ano ba naman kayo, inay? Tanghaling tapat? Nakahilata pa kayo dyan? Eh, pasensya ka na anak. Kasi hirap akong bumangon eh. Hirap kayong bumangon? At bakit na naman? Dahil nagugutom na naman kayo? Abay, nakakain na kayo nga. Ang sarap-sarap nga ng kain ninyo kagabi. Nakaubos kayo ng dalawang mangkok dun sa tinula. Eh, ikuan kasi anak. Hindi ako makabangon dahil masakit ang balikat ko. Sobra naman kayo, inay. Nagdadahilan na yata kayo eh. Kahapon, ang masakit, ang dalawang braso ninyo. Ngayon naman, pati balikat, masakit na rin. Pagka sa susunod, ang sasabihin ninyong masakit eh, ang likod ninyo. Ay, hindi ako nagdadahilan. Talagang masakit ang balikat ko. Tignan mo, hindi ako makabangon. Nako! Sobra na kayong OA, inay. Ang mabuti pa, magpalit na kayo ng damit at iuuwi ko kayo sa bahay. Anak, wala akong kasama doon pag iuwi mo ako. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko sina Kaloy at Claire na ipagluluto kayo. Tutal, mag-isa lang naman kayo. Dadamihan na lamang nila ang lulutuin nila para may makain kayo hanggang sa hapunan. Parang nakita ko yata dito si Burley, ha? Anong ginawa? Nagunin ba? Hindi. Pinagbilin lamang si Aling Insyang sa atin. Ha? Uy, bakit daw? Mamayang gabi, pagkasara natin ng tindahan, puntahan mo dun sa tirahan ni Burley. Bakit nga? Ipapasundo ang ina niya sa'yo. Iuwi mo na raw sa bahay nila. Ano? Kaya nga nagpatid sa akin si Aling Insyang sa bahay ni Burley. Dahil wala siyang kasama sa bahay nila. Tapos ngayon, magpapahatid ulit sa bahay niya. Yun ang sabi ni Burley. Iuwi mo na raw ang nanay niya sa bahay nila. Inay, bakit hindi pa kayo nagpapalit ng damit? Mayat maya lamang, naririto na si Kaloy para sunduin kayo. Anak, pwede bang dumito na lamang ako sa inyo? Para ano? Para pagsilbihan ko kayo? Inay naman eh, maraming opportunities na mawawala sa akin kung naririto kayo. Hindi naman kita pagbabawalan sa gusto mong gawin. Gusto ko lang na may kasama ako dito sa bahay. Yan na nga ang dahilan. Kaya ayokong naririto kayo sa bahay nito.
ang obligahin ninyo kung samahan kayo. May sarili na akong pamilya, inay, na dapat kong asikasuhin. Anak, parang awa mo na. Huwag mo akong iwi dun sa bahay. Awa ka naman sa akin, anak. At saan kayo titira? Dito sa bahay? Hindi pa naman bahay ni Bastito. Family house po ito ni Nina Baste. Nagkataon lang na nasa Canada ang magulang niya at kapatid. Kaya walang tao dito. Alam mo naman, doon kayo magkukwarto sa master's bedroom. Dahil kwarto yon ng mga binan ko. At lalong hindi pwede. Sa kwarto ko. Dahil kwarto naming mag-asawa yon. Eh, may mga bakanting kwarto naman eh. Tulad nitong tinulugan ko kagabi. Hindi rin pwede ang kwartong to. Dahil kwarto ito ng kuya ni Baste. Eh, wala naman siya dito, anak eh. Nasa Canada pa naman siya. Kahit na. Kwarto pa rin niya ito. At hindi kayo pwede dito. Pili, anak. May bahay kayo. Doon kayo sa bahay ninyo. At wag dito sa family house ng asawa ko. Pili. Papayag kaya ang ina ni Burley na umuwi sa bahay nila? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Aalala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.